Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay patuloy na dumudulog sa ating Panginoong Diyos sa Kanyang hapag upang hingin ang ating mga natatanging intensyon at hayaang Siya ang mauna sa atin tungo sa buhay kabanalan at tayo ay Kanyang gabayan para sa ating patuloy na paglalakbay sa kabila ng ating kinakaharap na pandemya. Ialay natin ang misang ito para sa natatangang intensyon ng mga parokyano ng San Santiago Apostol, gayon din sa ating mga piling intensyon na ating inilagak sa comment section ng video. Ating simula ng ating pagdiriwang. Sa binyag, dinanas ninyo ang pagkalibing ni Kristo upang magkabuhay kayo mula sa Diyos na totoo. Alleluia, buhay tayo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat dumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok pa sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagbibigay mo sa amin ng bagong pagsilang sa binyag, pinagkalooban mo kami ng buhay mong walang wakas. Kaming pinatawad at binuhay para makapiling mo kailanman ay pasapitin mo sa kaganapan ng iyong kadakilaan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra, at may isang alaga doon na ang pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Hudiyo at isang Griyego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudiyo sa lungsod na iyon na Griyego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem at iniutos na sundin iyon. Kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kahanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia, sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asya. Pagdating sa hangganan ng Misiya, ibig sana nilang pumasok sa Bitinia. Subalit, hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya bumagtas sila ng Misiya at nagtungo sa Troas. Inagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga Macedonia, nakatayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan niyo kami. Pagkatapos ng pangitain ito, gumayak kami agad sapagkat natanto namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Purihin ang ng lahat ang Diyos, pangalan siya'y malubog. Parangalan siyang malubog. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malubog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa, Panginoon'y papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malubog. Ang Panginoon'y ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang awa. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malubog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailan. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malubog. Aleluya, aleluya. Kayong kay Kristo na buhay ay sa langit na kalaan, upang kay Kristo pumisa, aleluya, aleluya. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa aking bago sa inyo. Kung kayo ngay sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo. Walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inuusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin. Sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po sa ating lahat. Tayo ngayon ay nasa Sabado ng ikalimang linggo ng muling pagkabuhay. At sa ating napakinggang ebanghelyo ay pinura ni Jesus ang kapalaran ng mga sumusunod sa kanya. Lalong-lalo na binigyan din ni Jesus ang daranasing pag-usig ng kanyang mga alagad. Bakit? Dahil alam ni Jesus na ang kanyang itinuturo ay taliwas sa itinuturo ng sanlibutan. Na ang kanyang pamantayan ay taliwas sa pamantayan ng sanlibutan. At dito ay ating makikita kung papaanong kahulugan din ni Jesus, no? Yung mga paghihirap at pagsubok na daranasin ng kanyang mga alagad. Sinabi niya na bago pa man sila kapuotan at tuligsain, ay ginawa na nila ito kay Jesus. Kaya naman, hindi sila dapat manghinawa na patuloy na sundan si Jesus. Bakit? Dahil kung ang guro ay inusig dahil sa kanyang matuwid na pamumuhay, maging ang mga alagad, ito rin ang inaasahan sa kanila. Kaya nga napakaganda ng warning ni Jesus. Magulat sila kung hindi sila inuusig dahil baka hindi na sila namumuhay ng matuwid. Hindi na sila naaayon sa pamantayan ni Jesus kung hindi sa pamantayan na ng mundo. At ipinaliwanag dito ni Jesus kung paano may dalawang magkatunggaling kaisipan at pamumuhay, uri ng pamumuhay na inilalahad sa ating ebanghelyo. Ang pamumuhay na naaayon sa kabanalan at ang pamumuhay na naaayon sa kasalanan. Ang pamumuhay na naaayon sa turo ni Jesus at ang pamumuhay na naaayon sa turo ng sanlibutan. Dito po tayo ang mamimili. Tayo mga mananampalataya ang may kakayahan at may kalayaan na mamili. At sinasabi ni Jesus,
marami sa maraming pagkakataon na kapag tayo'y namumuhay sa kabanalan at sa turo ng ating Panginoong Jesus, mas marami ang uusin, mas marami ang papansin, ang manlilibak sa atin. Bakit? Dahil sila ay nakatuon, sila ay nandoon sa kabilang panig, sa makamundong pamamaraan at sa buhay na nakatuon sa kasalanan at hindi sa kabanalan. At siguro po, lahat tayo ay nakaranas na nito, lalo-lalo na sa mga tagapaglingkod sa simbahan, na mismong tayong naglilingkod sa simbahan ay inuusig ng ating mga kapwa tagapaglingkod, o kaya naman ay yung mga malapit sa atin, sasabihin ng iba, ay yung si ano ay naglilingkod, ganyan naman ang ugali. Pero makikita natin na kapag tayo ay inuusig, napakagandang panawagan at paanyaya ni Jesus na tignan natin ang ating kalooban, ating pagnilayan at pagbulay-bulayan ng ating mga ginagawa. At dito natin makikita kung ang pag-uusig sa atin ay dahil nga sa tayo ay namumuhay sa kabanalan at sa turo ni Jesus, o ang pag-uusig sa atin ay dahil nga tayo na pala ay namumuhay na sa kasalanan. Tayo na pala ay namumuhay dahil sa ating pansariling kagustuhan o mga pansariling motibo. Kaya nga, isang paanyaya sa atin para sa araw na ito, tayo ba ay namumuhay bilang mga Katolikong Kristiyano, mga tagasunod ni Kristo? Kung oo, ay ating tignan at pagnilayan ng ating buhay at mga ginagawa. At makikita natin, ito ba ay nakatuon sa isang direksyon, sa direksyon na bumabagtas sa buhay kabanalan, o baka ito ay nakatuon naman sa buhay kasalanan, sa buhay ng kamunduhan. Muli, tayo ang tinatanong ni Jesus, tayo ang may kalayaan, kakayahang pumili. Sino ang ating pipiliin? Pagpalain ko. Horacio Imperata, laban sa paglaganap ng COVID-19. Diyos Ama namin, lumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan, na kami ay iyong proteksyonan laban sa COVID-19 na kumitil na ng maraming buhay at naka-apekto na sa sangkatauhan. Nananalangin kami para sa iyong biyaya, para sa mga taong inatasan na pag-aralan ng kalikasan at ang sandi ng virus nito. Gayun din upang mapahinto ang patuloy nitong panlaban. Gabayan mo po ang mga inatasang mga lagas sa kalusugan na kanila nawang magampanan ang kanilang tungkulin na bumuhusay at may malasakit. Gabayan mo po ang mga kawanin ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghanap ng lunas upang masugpo ang pandemya. Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan. Nawa ay hilumin mo po ang kanilang karamdaman. Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Ipinapanalangin po namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, iyong anak, na nabubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming ina at tulong ng mga Kristiyano, panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, panalangin mo kami. San Roque, panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, panalangin mo kami. San Pedro Paez, panalangin mo kami. Thank you.
Papuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikas, sanlibutan sa iyong pagandahan, loob narito ang aming mayroon. Mula sa lupa at buman ang aming paggawa, ang tinapay nito para maging pagkain ng bibig. Papuri-puri ang pangay na para ngayon at kailan. Puri-puri ka, Diyos, sa mga lumikas, sanlibutan, sa iyong paganda ang loob narito ang aming nayahan. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging minuming nagbibigay ng iyong kaspira. Kapuri-puri ang pumay kapal ngayon at kailangan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Ama makapanggol. Tanggapin nawa ng Panginoon ang paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyo. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang mamuntupan na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan, ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong patapila. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesus. Bago niya pinagtiis ang usang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyo. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kami. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Bonaventura na aming Obispo at ng Tanang Kapayapaan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumatay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Santiago na ating patron at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ng Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para mo sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaitulot sa tukso, tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban at kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapangyarihan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumairin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin na kapayapaan. Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanayahan sa community. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling mo. Ama, iyong pag-isahin mga alagad kong bilid upang tanay manalig din sa pagsubong sa akin. Alleluia, Alleluia. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipi ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay dala sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin. At naway pagpalain kayo ng ating dakila at makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ating iaalay ang ating mga bulaklak sa ating mahalan. Inaanayahan din tayo mag-alay ng bulaklak sa ating mga kanya-kanyang utang sa atin. Matamis na salit sa mahal.
Diyos ang pag-asa namin pa.